lang. Siyempre, nandito tayo sa bahay ni Kuya Andy. Ano kuya, si Joy. Visit ka. Kuya Andy, dahil nandito rin lang naman kami, no? Sa mga hindi nakakaalam na viewers po natin. Ito pong bahay po ni Kuya Andy, ito po ay bahay dati ng ating Maddie, no? Si Madding Maylin, na napaka-controversial pero napakaganda ng ginawa mo dito, Kuya Andy. Ano ang unang-unang tanong ko, ano ang naging inspirasyon mo para ayusin tong bahay na to na dati talaga kala mo haunted house, 'di ba? Ayan, bago po lahat mo, shout out po sa inyong lahat. Ayan. At sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa lahat-lahat po ng mga viewers, supporters ni at Lorne. 'Yon. So, ayan ang kaya ang tanong po ni at Lorne ay anong expression sa pagkano sa bahay, no? Oo, kasi ang ganda kung mapapansin niyo guys, so iniba talaga ni Kuya Andy, meron siya ditong receiving area. Tapos ang ganda ng loob ng bahay, in-extend niya. May dalawang kwarto, no, na nadagdag. Opo. Ganito po yan, Ate Lorne, kasi unang-una, ito ay hanggang dito lang ito. Oo, hanggang dyan lang. Opo, dati yan eh. Ngayon, ang ginawa ko po dito, kasi napansin ko nung napunta rito sa Kalinga Prab, pag naulan, nagsisiksikan kami dito sa loob. Sa loob, at napakaputik. Mm-hmm. Ngayon, ang naisip ko po, sabi ko, gawan ko kaya ito ng mag-extension ako. Ito, extension, yan, no? Yan, ang una kong ginawa ito para po sa ating mga bisita ng darating. Mm-hmm. Wala po tayong pinipiling bisita, maging sino man po ang dumating dito para po mayroon silang hihipuan ika nga sa Batangas. Oh. Kaya yun agad ang una kong naisip na gawin na medyo palakihin ng kaunti, paluangin para may space na umulan man, hindi mababasa ang mga bisita. So yun! Grabe. So, yun ang naging inspirasyon ni Kuya Andy, no? Iniisip niya yung mga bisita na dadating. Opo, totoo po yan. No? So, talagang grabe yung ano talaga ni Kuya Andy. Yung kanyang puso at isip talaga ay talagang charity, no? Talagang sa kabutihan ng ibang tao. Wala pa man ako tulur ni sa larangan ng pag-small YouTuber. Wala pa ako sa Kalinga. Mm-hmm. Wala naman sa plano ko ang maging isang charity vlogger. Mm-hmm. Natulong na talaga ako sa Batangas pa. Yun, grabe. Natulong na talaga ako. Matagal ng panahon natulong ako sa Batangas. Ayun. Kuya Andy, may iba naman tayo. Sa mga maraming hindi po nakakaalam dyan, sa maraming hindi po, pila na, si Gabisera daw ang susunod. Pumila ka na. Yan ang sakalam, di ba? Sige muna, dito nyo mapapatunayan na ang taong may tiyaga, may nilaga. Tingnan nyo naman ngayon, pinipilahan si Kuya Andy. Pinipilahan si Kuya Andy nang gustong mag-interview. Ay, hindi pa po nakakilala sa akin, ha, bago matapos ang lahat. Ay, hindi kaya ka vlog. Oo, syempre, sa mga matiyagang vlogger, matiyagang scouter. Oo, sa hindi pa nakadikit kay Kuya Andy. So, Kuya Andy, sa karamihan po, para sa karamihan na hindi nakakaalam, paano mo po ba, no? Dahil syempre, no, viral na viral ngayon ang Danjoy. Ayan, sa mga ka-Danjoy natin dyan, marami nagpapatanong. Paano daw po ba na-scout ng isang Andy Kayakap ang isang Joy Diwata? Yan, napakaganda katanungan mo, Ate Lorne. Sobrang ganda niya na katanungan mo. Ganito, Ate Lorne, yan. Nasa Dait pa ako noon. Nasa Dait pa ako noon, pabalik-balik ako. Dait, Batangas. Kasi kailangan dala ko yung aking Ferrari. Oo. Nakikita ko na yung bahay nila na wasak na wasak talaga. Along highway lang ba yung bahay nila? Describe mo muna yung Ferrari mo. Oo, yung tricycle ko pong Ferrari, tricycle po yun. Tricycle. Kilala na po na iba yan. Oo, yung tricycle. Dadaan ako ng alis ako sa Dait, pag-uwi ako ng Batangas, alis ako sa Dait ng mga alas 9 na umaga. Dadaan ako doon, wala po ako matagpuan ng tao. Sabi ko, may nakatira din sa bahay na ito eh. Kasi may nakikita ko sinampay. Okay, oo. Ngayon, wala talaga akong matagpuan na tao. Didiretsyon ako pa Batangas. Pagbalik ko galing Batangas, pa-Dait na uli, dadaan ulit ako sa bahay nila na talagang sirang-sira yan. Dadaan ulit ako, wala talaga akong matagpuan. Ngayon, ang nangyari dyan at Lorne, sa pabalik-balik ko, siguro, tatlong balik ko na. No, tatlong balik ko na sa kanila. Wala talaga. Hindi ko talaga matagpuan na may tao. Wala. Doon, ang pinagbabasihan ko lang na may tao, yung bahay nila sa labas na sira-sira. May sinampay. Okay. Ngayon, nung ginawan landing pad ito ni Kuya Bal, kami nga nandito, kami tatlong itlog. Ako, si Kuya Jun Graho, si John Rivera. Inirihan ko uli yan. Sabi ko, hindi ko titigilan to. Ngayon, doon sa paapa, sa pantatlo kong palang punta, galing akong bundok. Sabi ko, sa patatlong punta kong ito, may tao kayo wala, bahala na. Sabi ko, di wala pa rin. Wala pa rin ako natagpuan. Ngayon, uwi na naman ako dito. Punta na, scout na naman ako sa bundok. Pag-scout ko sa bundok, ang kasama ko noon ay si, hindi ko malala kung si John Rivera o si Kuya Jun Graho. Sa paapat na punta, sabi ko, may tao kayo wala ito, hindi na ako babalik.
Talaga may tao at wala, hindi ako babalik talaga. Nag-desisyon na ako na sa papat ko na napunta. Sa awa ng Diyos, sa papat na punta ko, natagpuan ko si Nanay Imelda. Yun. May tao sa loob ng bahay na yan. Si Nanay? Oo, si Nanay Imelda. Na Nanay galing Imelda. Sa kagubatan, galing sa pagtatanim ng mga saging, gabi. Ay, wala grabe. Walang pagkakitaan. Oo. Ayan. No, at tapos, doon na nag-umpisa na kinausap ko si Nanay Imelda, doon na rin ako umiyak. Oh. Talagang napayak ako sa pamilya na yan. Dahil nakita ko talaga ang sitwasyon na nangihingi sila ng mga, nag-aabang sila ng mag-iisda na nangihingi ng plastic para maitagpi lang nila sa mga bubong na nagtutumba. Ay, talaga? Tapos ang bahay ng mga yan dati, ano na, matutumba na talaga. Oh. Na ang hinihiga ng mga yan, katulaan na napakaliit. Ay, God bless, anak. Katulaan na napakaliit ang higaan ng mga yan ng araw. Yan po ang kwento po na yan. So, ang kwento po talaga, Kuya Andy, ito ay bunga ng iyong pagtitiyaga. Kasi ilang beses kang bumalik eh. Opo. Bali sa pang-apat nga, sabi ko sa pang-apat kong balik na ito ako, nag-desisyon ako, sa pang-apat kong balik na ito, may tao kayo wala, hindi na ako babalik. Yung pang-apat, nandun na si Nanay Imelda. Nandun na si Nanay Imelda, na kagagaling lang sa gubat. Kuya Andy, naisip mo ba nung na-vlog mo na si Nanay Imelda, naisip mo na magbabayaran? Hindi. Hindi ko yun. Naisip yan. Kasi nung kinakausap po doon sa part 1 na video ko, sabi ko, sige na, pag may nagpaabot sa inyo ng tulong, ay dadaling ko agad sa inyo. Sabi ko, may mga anak ka ba? May anak daw siyang tatlo. Tapos, dalawa raw napasok. Yung napasok nga ay si Joy, saka yung bunso. Sabi ko, Nay, kailan ang dating? Sabi niya, bukas ika, nandito yun. Nung kinabukasan ngayon, may nag-sponsor naman sa kanila ng bigas uli. Dalawa sa ako na 10 kilo, saka grocery. Dinala ko yun, nandun ko natagpuan si Joy Diwata. Yun yun, nung na-vlog mo na si Joy Diwata. Nung na-vlog ko na si Joy Diwata na yan, sa part 2, ina-upload ko yun, inirecommend ako na kay Kalinga Prab. Dahil naawa ako sa kanilang sitwasyon, dahil wala na akong kakayanan na sila ay mapabahayan. Tapos nung na-vlog na sila ni Kalinga Prab, doon na talaga nag-viral. Doon na talaga, doon na sabi ko salamat sa Panginoon Diyos at matutulungan itong pamilyang ito. Kasi pag-upload ni Kalinga Prab, doon sila boom. Grabe, boom ka agad eh. Boom ka agad. Maging YouTube, maging Facebook. Oo, talagang grabe. Doon na nag-umpisa ang buhay ni Nanay Imelda at Joy Diwata. Pero malaking tulong din sa channel mo, Kuya. Opo. Kasi, doon ka talaga rin nakilala ng gusto kasi eh. Kasi sa totoo lang, Tulurne, nung dumating ako dito sa landing pad dito nung araw, dito sa Bago Silang, ang subscriber ko noon, 16,000. 16? Oo, 16. 16,200 yata yun kung di ako nagkakamali. Ngayon, nung nag-boom si Joy, dahil sa tulong ni Kalinga Prab at na-vlog ni Kalinga Prab, na-refer ko nga, nag-boom din ang channel ko. Hindi na napigilan na sa araw-araw pumapalo ng 20,000, 10,000 ang subscriber. Hanggang nag-100K ka na at may silver play button ka na ngayon. Opo, hanggang doon na talaga. Ngayon, yan na tayo, 138 plus na magwa 139 na. Grabe, no? Yes. So, doon talaga, no, nag-start, no, Kuya Andy? Opo. Kay Joy, no? Nung na-discover mo kay Joy. Doon talaga. Kaya gusto ko nagpapasalamat, unang-una, sa ating mga Panginoon Diyos, kay Kuya Bal, kay Ate Dad, kay Kalinga Prab. Yan. Bago yan, sunod-sunod ang refer ko sa kanila. Kay Sina Eden, kay Amelka, iba't iba pa. So, ibig sabihin, Kuya Andy, ngayon talaga ay ito na yung harvest time mo. Kasi ang tagal mo rin talagang nagtiyaga eh. Sobra po, tagal pa. Yung, ilang taong ka na nag-scout, di ba? Scouter ka talaga dati, di ba? Nag-scout ka talaga. Nalakad ako mag-isa sa kabundukan. Oo, yun, nalakad mag-isa sa kabundukan. Nalakad ko ng dalawang oras may git, mga pinupuntahan. Kasi ikaw ang naging barometer ng mga charity vlogger dati, mga yung nag-scout. O, nasugod na? Nasuyod na ba ito ni Kuya Andy itong bundok na ito? Diba? No? Ganun ba tayo na pag pumupunta sa mga bundok eh. Lagi ang ano si Kuya Andy. Yan kapalungga. Nasuyod na ni Kuya Andy ito itong bundok na ito. Pag nasuyod na ni Kuya Andy, ano na yun eh. Pag kaya sinabing may pumunta na dito na Andy Kayakap, ay alam na this. ano na yung pababa na kami ng bundok noon. Yang ano nga, yung basod, buntok ng basod yan, may nilakad ako dyan at 2 hours at 20 minutos. Nag-iisa ako nyan. Oo. Nag-iisa ako. Yun na nga rin ang kinabilib natin kay Kuya Andy kasi lumalakad po talaga to ng mag-isa. Pumapanik ng bundok, walang takot. Nung araw, malimit talaga ako mag-isa. O yung bundok ng Kapalongga, mayroon dyan lugar na kinatatakutan. Ako pumasok dyan. Oo. Kinatatakutan ni Marcos yan dati. Kuya, hindi mo ka pupunta dyan. Oo. Sa barangay na yan. Ako, bakit? Eh, basta mo ka pumunta dyan. Inakit ka mag-isa yan. Napasaan ko ang dalawang sakong bigas na tigti pa 10 kilos, grocery. Oo nga, Kuya Andy, ang sunod na tanong ko, bakit hindi ka nga talaga natatakot? Di, alam naman natin na may mga friendly neighbor. Yan ang napagandang tanong mo, Ate Lorne. Alam mo kung bakit ako hindi natatakot? Oo, bakit? Kasi, ang dala ko ay pagtulong.
Ang dala ko yung biyaya ng buhay para sa kanilang barangay. Mm. Pero kung ang dala mo sa kabundukan ay kalukuhan, baka 100% nga na makababa. Talaga, mm. Totoo. Pero marami ako naranasan dito na kinakausap ako. Mm. Pero hindi ako natatakot kasi ang akin naman ako pagtulong. Mm-mm. Paghanap ng matutulungan. Hanggang sa nakikilala na ako sa mga barangay. Mm-mm. Kaya open ako sa pagpasok sa mga bukid-bukid. Mm-mm. Maraming critical area ako pinapasok dito. Ayun yung mga critical area. No, ayan ang napakagandang interview natin kay Kuya Andy. At hanggang dito na lang tayo dahil naka 10 minutes na tayo. Pero may mga saka nakapila pa. Pero Kuya Andy, salamat. No, at magpapasalamat din tayo kay Joy Diwata kasi both ways, no, nakatulong sa iyo, nakatulong ka kay Joy. Opo. No, kumbaga both party na tulungan. Opo, tama. Siyempre po. Si Kalinga Prab ang naging dahilan. Opo, talaga nga matubang po naging dahilan. Oh, gumanda ang channel ni Kuya Andy, nag-boom ang kanyang YouTube career, at the same time malaki din na itulong sa pamilya ni Joy. Opo, diba? Malaki po talaga. At sawa lang yung mga sponsor, papabot ng mga rep, TV, o mga dami po sa bahay. So malaki rin talaga ang naitulong sa iyo, no, Kuya Andy. At siyempre, dahil ngayon ay Danjoy Fever, Overload. Ano ang mensahe mo sa mga ka-Danjoy, Kuya Andy, bago tayo magwakas? Ay, ang mensahe ko lang po sa'yo, patuloy niyo po suportahan ang Danjoy. Ayun. At salamat po sa inyo lahat. Yun, tuloy-tuloy lang, no, mga ka-Danjoy. Mabuhay po kayo, mabuhay. Huwag po tayong away-away. Wala pong magandang idudulot ang away-away. Kuya Andy, kasi di ba maraming, alam mo na, no, maraming mga hindi magagandang nasabi kay Joy at kay Dan. Ano masasabi mo doon sa mga basher nila? Ay, ano po kayo, ang masasabi ko lamang po doon sa mga nambabas sa Danjoy, no? Walsin nyo muna inyong harapan bago nyo walsin ang harapan ng iba. Yun! Yun lang po. Grabe, kumbaga, manalamin ka muna bago ka manita ng iba. Dumi ng iba, no? Diba? Para yung ano, para yung tinira ko doon sa araw. Oo. Diba, binila ko si Nanay Milda ng aircon. Oo. Malaki. Aba, eh, ba't daw hindi ko pinakilala ang sponsor? Sinulot ko daw. Ako, wala ko sinusunod. Sino sinulot ko? Kaya, shout out talaga po sa inyo. Gusto na makilala yun para sila magsusunod. Sinulot ko daw yung sponsor. Ay, saan ba nakakita ng sponsor na anonymous? Oo nga. Ayaw magpakilala? Ayaw nga magpakilala eh. Kaya daw ayaw magpakilala ng sponsor dahil sinulot ko. Ay, grabe. Mayroon talaga itong mga tao. Yan yung sinasabing gumawa ka ng mabuti, may masasabi. Gumawa ka ng masama, may masasabi. Gumawa ka na lang ng mabuti. Diba? Ayun, Kuya Andy, salamat. Maraming salamat. Salamat. At mga ka-Danjoy, support po tayo tuloy-tuloy. So, ayan, at may next pa sa atin.